Hello mga kasaltik, welcome to Madam P TV. So ako po si Madam P, ito po ang ating general love reading para sa mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si air sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules dito, depende sa nangyayari sa'yo. By the way guys, this is a comedy tarot reading channel. So, pwede akong mag-joke dito, pwede akong tumawa, pwede hindi mo magustuhan yon yung mga gagawin ko. So, okay lang yon. Meron tayong ibang channel na maayos, matino, dun mo na lang ako subscribe or i-follow. Unicorn Princess Tarot, if you're dealing with a Virgo, we do have Virgo Philippines. At saka, yung pinakabago namin, Dapit Hapon TV, ayan, please do subscribe sa channel natin na yan. Ma-appreciate ko yun guys, no? Ma-appreciate ko yun ang sobra-sobra kung isusubscribe nyo rin po ka ako dyan. Okay, so start na natin ang reading. Ayan. So, we do have here 2 of Cups, 5 of Swords, 3 of Pentacles. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy. Okay. Simula tayo dito sa person mo, no? You might be dealing with someone na meron ng someone else. Meron ng kaparty-party. Tapos ikaw, with the 6 of Cups, nasasaktan ka, nahihirapan ka. Hindi mo matanggap. Stress ka. Gusto mong sabunutan yung person mo. Gusto mong bigyan ng magkabilang sampal. Mag-asawang sampal. Yan. Ganun, no? Yan. Kunwari, ito yung person mo. Gusto mong ganyanin. Yan. Sa lagay na yan, ikaw pa talaga ang gustong manakit. Kasi maaaring sinaktan niya yung damdamin mo. With the 8 of Swords na i-stress ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Well, with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy, ikaw rin naman kasi itong parang tanga. Ikaw tong aalis-alis, ikaw tong lalayo-layo. Gusto mo na new experience, adventure, maaring ikaw yung lumayo dito sa person na ito. Kasi magulo utak mo eh, magulo utak mo. In short, may saltik ka, oh. Malakpakan. And itong person mo with the 5 of Swords and 3 of Pentacles, gusto niya ipaglaban itong connection na to. Kaya lang hindi niya rin naman alam kung paano. Masyado nang maging madugo at matagal yung journey niya. And pwedeng dun sa other person, no? Pwedeng matagal na yung relasyon nila. Kung bago man ito, pwedeng to the point na naibigay na ang lahat-lahat. Oh! Nagkakitaan na ng mga hindi dapat makita. Oh. Nagkaroon na ng isolation together. Oh. Gets? Gets. Yan. And itong person na ito is like, gusto niya pa rin ipaglapon tong connection niyo. But with the 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy, ang hirap eh. Ang hirap hanapin yung magandang resulta na hinahanap natin dito. Kasi, ikaw din tong lumalayo eh. Sabi ko nga sa iyo, itong connection nyo na ito, parang ikaw yung parang tanga dito. May palaman lamang ka pa na hurt ka, nasasaktan ka, yung person man willing makipag-interact, makipag-connect, makipag-jugjugan. Pero ikaw tong parang arte hanggang buto. Diba? Eh, nagigets naman kita. Kasi ayaw mo namang pumarty-party, maki-third party, diba? Ayaw mo naman yon. Well, sino bang may gusto nun? Diba? And ngayon, parang nawawalan ka ng direksyon, hindi mo alam. Kung babalik ka ba, kung mag-u-turn ka ba, natatakot ka. Diba? And so, maaaring yung energy mo is like, kahit gaano mo man ka gusto ito, mas pinipili mong tapusin. Diba? Diba? And it hurts a lot. Masakit. Diba? Parang gusto mong mag-addict sa asin paminsan-minsan para lang makalimutan mo itong pag-iisip dito sa person na ito. Bakit mag-addict sa asin? Yung iba nag-i-stress eating. Asin talaga yung pinag makasawsaw sa asin talagang wagas. Yan.
Hindi para sa lahat yun, guys. Pero meron talagang gumaganon. I-stress eating sila. Ay, hindi mo na alam kung anong gagawin mo dito sa person mo eh. No? Pero itong person mo parang gusto. I will fight for this connection. Please. Parang ganun. Ipaglalaban kita. Ibibigay ko sa iyo lahat. Kung katawan ko ang habol mo, sige. Odd. Ang sarap toktoka ng person mo sa part na yon. Yeah, so we do have here express love through gifts, speak the language of love, you are limitless, honesty is essential. Ayan, hindi ka kasi nagiging totoo sa sarili mo at sa connection na ito. Kailangan mo maging totoo. Alam mo kung gusto mo itong person na ito. Mawa-work out yan eh. We do have here express love through gifts. A small. Bakit may sinabi akong small? Yung basa nyo, pwede kayong may talagang hindi maniit na nunal, malaking nunal. O, diba? Small. Ano ba yan? So, for what I can see here with the express love through gifts, maaaring I don't know, you feel like hindi niya kayang ibigay sa iyo yung mga pangangailangan mo. Maaaring ikaw kasi nag-expect ka ng something na like yung iba marriage or gusto mo magtuloy-tuloy, etc. Kaya lang paano, 'di ba? Dami mo ngang question. Kaya lang the advice for you is like you are limitless. 'Di ba? Hindi lang sa connection na ito ang batayan. Sa sarili mo, alam mo kaya mo ang lahat. Ikaw ang reyna dito. Bilang ito ang reading mo, bida ka dito. Ngayon, kung ano man yung pipiliin mo, eh mas maganda kung ang piliin mo, eh yung magiging totoo ka sa sarili mo. Hindi ko sinasabing piliin mo itong person na ito. Eh, kung ano yung tingin mong totoo para sa'yo. Okay? Kasi yung iba, pinipeke ang pag-move on. Ah. Ang hirap naman nung pinipeka yung pag-move on. Hindi, sa totoo lang ha, pwedeng iminamanifest mo pa rin itong taong to. And nagpapakyut ka pa rin. Pag nag-move on ka, hindi ka na dapat nag-expect. Ganun, yan, ganun lang yon. Ah. So, pwedeng okay lang mag-move on. Kaya lang, huwag ka mag-expect. Parang ganun. And I don't know, pwedeng may child kayo or may children kayo nitong person mo na ito. Hindi para sa lahat yun, ha. Pero may mga nakikita akong baby dito. Baby baguettes, ganyan. And, punta tayo dito sa person mo. We do have here the heart of the matter. Treasure your loved ones. Ask for help. Parang kailangan niya ng tulong nitong person na ito. Kaya siya nananatiling andito sa connection na ito. Although hindi siya masaya kasi iba yung gusto niya, which is ikaw. Na ikaw naman talaga malakas ang saltik mo. Feeling ko no, move on. Ayaw nang makipag-connect. Pero sa loob-loob, meron pa potential. hindi pa ako completely bumibitaw. Sutsutan mo lang akong konti. Nakakainis yung sutsutan lang ng konti, babalik, lilingon agad. Tapos ikaw naman, ano ba? Sarap mong tuktukan sa part na yan. Yan. So, itong person na ito, this, kailangan niya ng tulong, okay? That's why hindi siya basta-basta makaalis. Or, the other way around. Pwedeng siya yung basta may tulong dito na nangangailangan. But this person is like hindi niya mabitawan ito kasi may mga obligasyon. Pwedeng ganun. Or may pagtutulungan na ginagawa dito. But this person with the heart of the matter, pwedeng importante rin sa kanya itong family. Kung may family ha, pwedeng meron. Pero at the same time, hindi niya makakailana. Ikaw ang gusto niya. Okay? Kahit mukha na siyang gurang,
Age doesn't matter, guys. Age doesn't matter. Kahit matanggal na itong connection, kahit matagal na itong connection na ito, kahit paramihan na kayo ng wrinkles, nararamdaman ko dito na mahalaga sa kanya lahat ng meron siya ngayon. Kaya lang ang problema, ikaw ang gusto niya. Diba? Kaya ang sarap niyang sakalin sa part na yon. And yeah, I don't know to you, ha. Ang lakas ng energy dito na mahal naman ninyo ang isa't isa with the Ace of Cups. Kaya lang mas pinipiling i-end with the Tower. Hindi kasi alam kung anong gagawin, kung paano sisimulan yung journey with the Page of Wands. Hindi alam eh. May pagdududa. And with the Knight of Pentacles, masyadong naging matagal yung isa. Lalo na yung person mo. Baka yung kung ikaw, nagkakaroon ka palang ng wrinkles, siya medyo uugod-ugod na. O, diba? Sumasakit na yung mga balaka. Medyo mabagal talaga siya, te. Diba? Gusto niya ito. So, ang tendency, maaaring iniisip mo na, i-end ko na lang ngayon. Anong pang gagawin dyan sa mahal-mahal na yan? Itong person ko malapit na mapunta sa ano? Papuntang ospital na to eh. Ako papuntang ano pa lang ako, baklaran. O, diba? Yun yung energy mo eh. And we do have your Queen of Wands, the Sun, Aries, Leo, Sag energy. Gusto niyang maging masaya. Nalulungkot siya. With the Sun, nakikita natin yung happiness niya nasa'yo. But with the Queen of Wands, dami niya responsibilidad. Naipon. Diba? Bayarin sa kuryente, bayarin sa... Puro bayarin, te. Sino mag-handle ng lahat ng yon? Diba? O hindi para sa lahat yon, ah. Pwedeng yung person mo is like, mukha siyang parol, sa totoo lang. Ba't mukha siyang parol? Kasi kakahintay niya ng Pasko, namuti na yung mata mo, wala pa rin. Siya talaga to naghihintay, maaaring hinihintay ka niya. Ikaw ang Pasko para sa kanya, ikaw yung kaligayahan niya. Kaya lang, kakahintay niya sa'yo, namuti na yung mata niya, namuti na yung mata mo, naghihintay ang ngayon dalawa ang ending, nag-move on ka. Challenge accepted. Patagalan ba ito? Ng action? O sige, challenge accepted. Kaya kong maging matagal din. And with the Devil and the World, ayun, sinasarado mo yung emotions mo or yung sarili mo para dito sa person na ito. But I can see obsession. Yung iba sa inyo pwede. Talagang iniisip-isip mo pa rin siya hanggang ngayon. But, you know, parang mas proud ka this time around. Parang, bahala ka dyan, manigas ka. Mahal kita, pero, manigas ka. Diba? And we do have your Knight of Cups and Five of Pentacles, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Natitigilan ako guys pag may nasesense ako. Yung iba sa inyo pwedeng may kumain ng jelly ace or what. Yeah, jelly flavor. Parang fruits. Ganyan. Fruit. Ano to? Yeah, to be exact, strawberry flavor. Yung naamoy ko. Pwedeng jelly ace. Jelly ace. Yan. And with the Knight of Cups, natawa naman ako kung ikaw yun na kumain. Talagang bagets na bagets yung pag-iisip mo, ha? Oh, with the Knight of Cups, Five of Pentacles, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Oh, etong person mo, gusto niya ng changes, gusto niya ng pagbabago. Ay, ipipresent niya pa sarili niya sa'yo. Yun. And you should, I feel like, yung iba sa inyo, you're keeping this energy na, ay, time will come, magdidesisyon ako, time will come, datating itong taong to, parang ganun, may pagdidesisyon kang kailangan gawin. And nakikita natin itong person na ito na minamata pa rin niya yung happiness niya, which is nakikita pa rin naman natin yung offer coming from this person. So may connection pa rin na dadating. And this time around, this person would demonstrate this love. And we do have your have faith, magtiwala ka lang. Pero, kung ayaw mo talaga dito sa connection na ito, don't worry, new love is coming. Okay? Nasa sayo yan.
kung gusto mo pa ng gurang. And I'm not saying kurang. Pwede mas matanda lang talaga siya sa'yo. Sa iba lang yon, hindi para sa lahat. Yan. So, yeah, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tero, Madam PTV, Virgo Philippines, and of course, yung pinakabago natin, Dapit Hapon TV. I love you all, guys, again, and bye-bye.